So welcome sa Short Stroker Channel. So ang topic natin for today is kung paano gumagana yung RPM gauge ng motor natin. At paano mag-check ng RPM gauge na biglang nawala or after tayo nagpalit ng CDI ay di na gumagana yung RPM gauge natin. Ang RPM gauge ng motor natin ay isang gauge na sumusukat sa revolution per minute or RPM ng ating makina. Mahalaga ang gauge na ito, especially sa mga high reviving engine kagaya ng Raider 150. Ginagamit din ito bilang pananda kung kailan tayo mag-shift at kailan tayo mag-downshift. Ang RPM gauge kagaya rin ng konsepto ng speedometer na gumagana sa pamamagitan ng trigger, pick-up o pulser para mag-increment ng value na siyang maglalabas sa ating panel display. Ang RPM gauge kagaya ng Raider 150 ay direktang nakakonekta sa CDI. Kaya minsan, yung iba kapag nagpalit ng CDI ay hindi na gumagana yung RPM gauge. Dahil posibleng hindi compatible yung socket ng racing CDI na nabili natin. Meron tayong mga paraan para gagana ulit yung RPM gauge ng motor natin. Ang RPM gauge ng Raider 150 ay meron lang iisang wire. At ito ang pickup connection o pulser connection. So, merong kulay na blue na may white stripe. At direkta itong nakakonect sa CDI ng ating motor. So, kapag tinanggal natin yung connection na may blue na may white stripe, ayan, ay kasama ding hindi gagana yung RPM gauge ng motor natin. So, yun yung connection ng RPM gauge natin. So, for example, no, kunwari, nagpalit tayo ng ibang CDI. So, meron tayo dito 4 pins na CDI. So, meaning, hindi compatible yung socket natin. Dahil, 6 pins yung socket ng Raider 150. So, kung mapapansin natin, hindi na gumagana yung RPM ng motor natin. Ang dahilan dyan, dahil hindi na nakakonekta yung RPM gauge pickup wire, which is itong blue na may white stripe. So ang gagawin natin is itatap lang natin doon sa green na may white, which is yung pulser. So itatap lang natin. So, titingnan natin yung RPM gauge kung gumagana ba. So ayan, makikita natin gumagana ulit yung RPM gauge ng motor natin. So ganun lang din yung gagawin nyo kapag biglang nawala yung RPM gauge after kayo nagpalit ng for example racing CDI. So kailangan lang niya ng connection patungong pulser. So hanapin nyo lang yung connection ng pulser at pwede nyo itap doon yung green na may white stripe kagaya niyan. So ayan bumabalik ulit yung RPM gauge ng motor natin. So for example sa hindi malaman na dahilan, biglang nawala or biglang nag-malfunction yung RPM gauge. So stock CDI naman yung ginamit natin. So ang unang gagawin natin is titingnan natin yung continuity. Ay posibleng naputol yung pickup wire. At kadalasan yung napuputol dito sa bended na harness dito sa ilalim ng manibela. Ito ang part na kadalasan nagkakaroon ng wire fatigue dahil madalas itong gumagalaw tuwing liliko. So kung wala tayong multimeter ay pwede naman tayong gagamit ng jumper wire. So direkta lang natin i-connect dito sa pulser. At ang dulo naman ay doon sa mismong
socket ng panel display. So hanapin lang natin yung pickup wire, which is yung blue na may white stripe. So itusok lang natin. Ayan. So ayan, gumagana na ulit yung RPM gauge natin. So if ever na hindi ito gumagana, ay ibig sabihin ay sira na talaga yung mismong RPM gauge ng panel natin. Pero hindi naman talaga ito basta-basta nasisira, no? So bihirang-bihira lang ito nasisira. Kadalasan naglo-loss connection lang, kaya di na gumagana. So ayan, no? Sana nakatulong sa inyong troubleshooting. So see you in next video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you po. Bye-bye.